Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jocelyn, taga Bacolod. Isa po akong katulong sa bahay ng kaibigan ko. Pangalanan na lang po natin siyang Rachel. Nasa abroad po siya ng mga panahong yon. At ang mga magulang lang niya ang kasakasama ko sa bahay. Matatanda na sila at ako na po halos ang kumikilos sa loob ng bahay. 5 taon din ang nilagi ko sa kanila. At niminsan po ay wala naman po akong naramdamang kakaiba o nakakatakot. Pero simula po nung dumating yung kaibigan ko galing ibang bansa, ay parang may nagbago. Close po kami dati, kaya nagtataka po ako kung bakit biglang nagbago ang ugali niya. Madalas itong nagkukulong sa kwarto nito, at kung lalabas naman ay palagi na lang mainit ang ulo nito. Minsan ay naabutan ko siyang pinapagalitan ng 2 matanda. Galit na galit siya na kulang na lang ay lumuwa ang mga mata niya. Nanlilisik yun. Takot na takot sa kanya ang 2 at umiiyak na nga nun ang amo kong babae. Pagkatapos nun, ay dumiretso na ito sa silid nito at nanarado. Ni hindi ako nito pinansin at dinaanan lang ako. Binaliwala ko na lang yon dahil baka ako may pinagdadaanan siya. Kung tutuusin ay mas mahirap ang buhay nito nang nasa abroad dito. Katulad ko ay kasambahay din ito at ang kwento pa sa akin ito noon nang minsang umuwi siya ay bihira lang daw silang pinapalabas ng bahay ng amo nila at pag may mga bisita daw ang mga ito ay doon lang sila sa kusina. Ang huling kausap ko sa kanya ay halos 8 buwan na ang nakakalipas at mula noon ay hindi na siya nagparamdam. Ganon din sa mga magulang niya at nagulat na lang kami nang nalaman naming nasa Maynila na siya. Wala siyang kibo nung dumating. Ni hindi niya niyakap ang mga magulang niya. At simula noon ay nag-iba na ang pakitungo niya sa mga magulang niya. At kahit sa akin ay hindi na siya palakwento. Kaya hindi na din ako noon kumikibo. Nang araw na yon, medyo malala ang nagawa niya sa mga magulang niya. Kaya hindi ko natiis noon na kausapin siya nang lumabas siya ng kwarto. Nagalit siya sa akin. Bakit ko daw siya pinapakialaman? Kitang kita ko yung galit sa mga mata niya. Halos lamunin ako ng mga titig nito. Pinagbagsakan ako nito ng pinto. Sa sobrang kuryosidad ko kung bakit siya nagkakaganon, ay inilapat ko ang tenga ko sa pinto at pinakinggan ang mga pinagsasabi nito sa loob ng kwarto. Pero wala akong naiintindihan. Naririnig kong nanggagalaiti ito at panayang singhal. May sinasabi itong hindi ko talaga maintindihan. Simula nang dumating siya ay hindi na ako nakapasok sa kwarto nito. Dati ay nililinisan ko pa ito, pero nang ando na siya, kahit silip ay hindi ko magawa. Minsan ay nagising ako ng madaling araw. Nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw noon. Napatingala ako sa kwarto ni Rachel. Madilim pero bukas ang pinto at may liwanag akong naaaninag mula doon. Naitanong ko sa sarili ko noon kung ano ba ang ginagawa niya ng ganong oras. At dahil sa kuryosidad ko na makita ang kwarto nito, ay umakyat ako doon. Dahan-dahan akong sumilip. Kinilabutan ako nang makita ang loob nito. Maraming nakasinding kandila, pero wala doon si Rachel. Hinanap ko siya noon at nakita kong bahagyang nakabukas yung main door. Paglabas ko doon ay napansin kong may babaeng nakatingala sa langit. Bilog po ang buwan noon at nakadipa po siyang nakatingala sa buwan. May inuusal po itong kung ano-ano na hindi ko maintindihan. Dali-dali na po ako nung pumasok sa takot na makita niya ako. Yung bintana ng kwarto ko noon ay nakaharap doon sa kinaroroonan ni Rachel. Kaya doon ko siya lihim na pinagmasdan. Parang may inoorasyonan siya noon. Kahit inaantok na ako ay hindi ko nilubayan ang tingin ng ginagawa niya. Nang magtago na ang buwan sa ulap, ay pumasok na siya ng bahay. Hindi ko na alam ang sunod niyang ginawa. Basta kakaiba na ang nararamdaman ko noon. Kinikilabutan ako sa nakita dahil sa mga napapanood kong ganon sa telebisyon at hindi po Diyos ang sinasamba nila. Kinabukasan po noon ay tanghali na lumabas si Rachel. Pinaghanda ako siya ng pagkain pero hindi niya ito kinain. Naghalungkat siya sa ref noon ng hilaw na karne at dinala niya sa kwarto niya. Nagtaka ako noon kung anong gagawin niya sa hilaw na karne. Ganong wala naman siyang lutuan sa taas. Naikwento ko yun sa 2 matandang amo ko at medyo nabahala na rin sila. Ang laki ng ipinagbago ni Rachel at maaaring dahil yun sa bagong pinaniniwalaan ito.
Sinubukan nilang kausapin ito, pero galit lang silang hinarap nito. Ang hindi ko inaasahang mangyari nun, Sir Van, ay yung makakaya niyang saktan ng mga magulang niya. Umabot sa puntong nasampal niya ang nanay niya at itinulak naman niya ang tatay niya. Ako naman ay tinapunan niya ng masamang tingin. Humingi na kami noon ng tulong sa kapatid ng amo kong babae. Pinuntahan kami doon ng kapatid niya kasama ang anak nitong pulis. Pinakiusapan namin ito na kausapin si Rachel dahil kakaiba na ang kinikilos nito. Naisip namin noon na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Sarado ang kwarto nito, kaya hiningi ng pulis yung duplicate ng susi at binuksan ang kwarto ni Rachel. Umalingasaw ang malansang amoy mula sa kwarto niya. Nakasunod kami noon sa pinsan niyang pulis. Pare-pareho kaming pinanindigan ng balahibo nang makita ang laman ng kwarto niya. Ang daming iba't ibang kulay ng kandila. May mga lantang bulaklak at dahon. Mga di namin kilalang maliliit na ribulto na nakakapangilabot ang itsura. At higit sa lahat, meron doong inuud ng mga karne. Naalala kong nagdala ng hilaw na karne noon si Rachel sa kwarto niya. At yun nga, nakalagay ito sa may kalakihan din niyang altar. At nang hanapin namin siya, ay andun lang siya nakasiksik sa isang sulok. Nanlilisik ang mga mata niya at pabulong-bulong. Doon namin naabutan na parang wala na ito sa sarili. Nang papatayuin na siya ng pinsan niyang pulis, ay bigla na lang siyang nagwala. Tumulong na ako noon sa pagpigil sa kanya. Maya-maya noon ay dumating na din ang iba pa niyang mga pinsan na kapatid ng pulis. Pinagtulungan na nilang madala si Rachel sa sala. Nanlilisik ang mga mata niya. Nakakatakot dahil parang hindi na siya ang kaibigan ko. Sinubukan po siya nung ipagamot sa isang psychiatrist. Gumaling naman po siya, pero ilang buwan lang ay bumalik na naman ito sa ginagawa nitong pag-oorasyon. Kaya dinala na siya noon sa mental. May nakapagsabi noon sa mga amo ko na baka may nangyari dito sa ibang bansa. Maaaring baka napagmalupitan o inabuso din ng amo. Maaari din daw na may nasalihan itong grupo na may ganoong pagsamba o paniniwala. Wala kasing kinukwento si Rachel at nasira na ang ulo nito sa mga bagay na pinaniniwalaan. Mahirap po kasi dahil hindi po ang Panginoon natin ang sinasamba nito. Mukhang mga demonyo o anuman klaseng nila lang na yon. Mag-aanim na buwan din pagkatapos ng nangyari ay umalis na ako sa kanila. Ang balita ko po ay nandun na si Rachel sa kanila at may bago na silang katulong at nag-aalaga dito. Maayos naman daw ito, pero hindi na makausap ng matino at palagi na lang tulala. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at sana kapulutan din ng leksyon na huwag po tayong basta-basta nagsasamba sa kung ano-anong bagay o ribulto. Hello po sa inyo, Sir Malikmata, at sa lahat po ng nakikinig ng inyong channel. Tawagin nyo na lang po akong Bianca, taga General Santos City. Dito po ako ngayon nagtatrabaho sa Maynila bilang isang cashier sa isang shopping mall. Nakita ko lang po itong channel nyo nang minsang hindi ako makatulog at naghahanap ng mapapakinggang horror stories. At naalala ko po yung karanasan ko noong nasa elementarya pa ako. Nakatira po kami noon sa mga magulang ni Mama, bale sa lolo at lola ko. Napakasaya po noon kasi doon din nakatira yung bunsong kapatid ni na Mama. May anak din kasi itong babae na naging kalakalaro ko. Nasa grade 3 o 4 yata ako nang makaranas po na pakitaan ng isang multo. Madalas po kami noong maglaro ng pinsan ko sa likod ng bahay. Mayroon kasi doong parang silong na may mesa at upuan. Ginawa namin yung bahay-bahayan. Nilalagyan namin ng kumot para magsilbing bubong at doon kami sa ilalim ng lamesa naglalaro ng mga paper dolls. Nasa high school ko na po na-realize noon na multo na pala ang nakikita ko. Habang naglalaro po kami noon ay may nakita po ako noong isang babaeng naka-uniforme ng pangkatulong na nakatunghay po doon sa bintana ng lola ko. Nakaharap kasi ang bintana nito sa pinaglalaroan namin. Nakita ko pa minsan na ngingitian ako nito pero hindi ko ito nakikitang nagsisilbi sa amin. Minsan ay nakikita ko din itong naglalakad sa balcony. Malaki kasi ang bahay ni Lola na yari po sa kahoy.
pero maganda ang pagkakagawa nito at matibay. Minsan po noon ay natanong ko kay mama kung anong pangalan ng katulong na nandun ka ako sa loob ng silid ni Lola. Nagtataka daw siya noon dahil isa lang naman ang katulong namin at kilala ko naman yon. Naalala ko po noon, minsan ay nakita ko itong katulong na pumasok ulit sa silid ni Lola. Kaya sinundan ko ito para alamin ang pangalan niya. Pero nang nandoon na ako sa loob, ay wala namang tao doon. Kaya lumabas na lang ako ng kwarto nang makita ko naman siyang papunta na sa kusina. Nagmamadali ako nung bumaba at sumunod sa kanya. Naabutan kong andoon sina Lola at Tita, yung bunso ni na Mama. Tinanong ko sila kung nasaan yung katulong. Tinuro nila noon yung matandang katulong. Hindi naman yun yung nakikita ko, kundi yung bata at magandang katulong. Wala daw ganun sa bahay. Baka daw kapitbahay namin yon. Pero ang sabi ko ay madalas ko siyang makita sa loob ng silid ni Lola. Ang sabi nila nang mapag-usapan namin ang tungkol dito ay kinilabutan daw sila noon. Panay pa ang tanong sa akin noon ni Lola kung ano ang ginagawa nito sa silid niya. Ang sabi ko lang naman ay palagi itong nasa bintana. Minsan kumakaway sa akin. May araw pa nga noon na sinesenyasan niya ako na sumunod sa kanya. Papunta ito sa likod ng bahay. Eh puro puno na po doon at medyo masukal kaya nilagyan yun ng bakod ni Lolo. Pero dahil bata pa ako noon ay niyaya ko din ang pinsan kong sumama sa akin. Sabi ko sundan namin yung babae. Basta ang naaalala ko po noon sir ay may nakita kami nung isang malaking puno na may parang pintuan. Doon kami noon niyayayang pumasok nung babaeng katulong. Hindi kami noon natuloy dahil narinig naming tinatawag kami ni na Mama at Tita. Kaya tumakbo kami noon pabalik. Medyo nagkandaligaw-ligaw pa kami noon. Sinundan lang namin yung mga boses nila. Mangiyak-ngiyak si na Mama noon nang makasalubong namin. Ba't daw nakarating kami doon? Hindi daw namin kabisado ang lugar. Kaya kinuwento kong niyaya kami nung katulong. Tinanong naman daw ni Tita yung pinsan ko kung totoo bang may katulong na nagyaya sa amin. Ang sagot daw ng pinsan ko ay wala naman siyang nakitang katulong. Wala daw kaming kasama at niyaya ko lang daw siya. Medyo nainis pa ako nun sa pinsan ko kasi nagsisinungaling siya. Nagsagutan pa kami nun dahil iniinsist niyang wala kaming kasama. Doon na nabahala daw nun sina Mama. Lalo na palagi ko daw nababanggit sa kanila yung tungkol sa magandang katulong. Pinaliwanag sa akin nun ni Mama na wala kaming magandang katulong at huwag daw akong sasama dito kapag niyaya ako nito kung saan. Huwag ko din daw itong pinapansin dahil bad daw yon. Kaya nung minsan pong nagpakita ito sa akin ay hindi ko na nga ito pinansin. Parang nagalit ito. Hindi ko po maalala pero parang hinatak po niya ako nun. Kaya iyak ako ng iyak nun kay Mama. Sabi ko ay sinasama ako ng babae. Pinablesingan daw yata nila nun yung bahay. Dahil matagal na daw yon at marami nang nangyari doon. Bilin nun ni Lola na magdasal daw ako pag nakikita ko yung babae. Isumbong ko daw kay Jesus. Naaalala ko na ganun nga ang ginagawa ko noon. Panay, Papa Jesus, ilayo niyo po yung bad spirit sa akin. Sabi ni Mama yan daw ang palagi kong sinasabi. At nakikita nilang takot na takot ako. Maliban sa pa-blessing, ay pinamisahan talaga ni Lola ang bahay. Kwento ni Mama noon nang di pa nabe-bless yung bahay, ay nagigisingan niya daw ako nung palaging umiiyak. At may mga bakat daw ng kamay yung braso ko. Mayroon din daw minsan akong parang kinurot sa braso at hita. Pero nang mablesingan at madasalan naman na ang bahay at lalo na ang kwarto ni Lola, ay bihira ko na lang din itong makita. Nakikita ko man pero saglit lang at naglalaho na rin ito agad. Ang kwento tungkol doon ay baka katulong pa daw yun nung panahon ng hapon na inabuso at pinatay. Kaya hindi natatahimik ang kaluluwa nito. Hi Sir Van, magandang araw po sa inyo. Ako po pala si Jarlene, 26 years old, taga Caloocan. May isa po akong anak na lalaki, 6 na taon na po siya ngayon. 4 years ago po, bago pa yun mag-pandemic, ay nagpahanap po ako sa biyanan ko ng magiging yaya ng anak ko mula doon sa probinsya nila. At ilang araw lang po noon, ay nag-text ang biyanan ko na may nakita na sila.
Rekomenda daw yon ng kaibigan ng kaibigan niya. Tinanong ko pa kung nakita niya ba ito at kung mapagkakatiwalaan ba. Ang sagot lang nun ni nanay ay kakilala naman ito ng kaibigan niya. Kaya nakampante naman po kami nun. Nasa ibang bansa po ang asawa ko at ako naman ay nagtatrabaho bilang isang sales assistant. Kaya nang mga panahong yun po na 2 taon pa lang ang anak namin ay kinailangan namin na mag-aalaga. Malayo din kasi ang mga magulang ko at ganoon din ang mga biyanan ko. Parehas pong taga Visayas. Hindi ko na po babanggitin kung saan po sa Visayas nang galing yung yaya ng anak ko. Nagulat pa po ako noon dahil bata lang sa akin ang 2 taon yung yaya ng baby ko. May itsura din ito at mukha namang mabait. Ang akala ko ay may edad na ang ipapadalang yaya ni nanay. Noong unang mga araw ay napansin kong parang nangangapa pa ito. Wala pa daw itong anak at ang anak ko daw ang una niyang magiging alaga. Nabahala po ako noon dahil baka hindi niya maalagaan ng maayos ang anak ko. Pero nakaranas naman daw siyang mag-alaga ng maliliit na bata. Siya daw ang nag-aalaga ng maliliit niyang kapatid. Kaya medyo naging kampante na rin ako. Bago ako bumalik noon sa trabaho, ay tinuro ko na sa kanya lahat ng dapat niyang gawin. Naghanap din ako noon ng makakatulong sa kanya sa loob ng bahay para tutok lang siya sa anak ko. Uwian yung nakuha kong katulong. Kaya pag uwi ko ng gabi, ay ang anak at yaya na lang nito ang naabutan ko. Tinatabi ko sa akin ang baby ko kapag matutulog na ng gabi. Nung una ay maayos naman ang baby ko. Pero habang tumatagal, ay napapansin kong parang nangangayayat noon ang baby ko. At napapansin kong palagi na itong matamlay. Tinanong ko siya noon kung napapadedi ba niya ng maayos ang anak ko. Napapadedi naman daw niya ito ng maayos. At natutulog din daw ito ng maayos. Minsan ay tinanong ko noon yung katulong na kinuha ko kung may naoobserbahan ba siya tungkol sa yaya ng anak ko. Ang sagot nito ay palagi lang daw itong nagkukulong sa kwarto kasama ang anak ko at lalabas lang daw yon kapag kakain na ito o tulog na si baby. Ang pinagtataka lang daw nung katulong na yon na hindi man lang daw niya naririnig na umiiyak yung bata. Isang araw po noon, Sir Van, ay nanggagalaiti po ako sa galit dahil nakita ko po yung mumunting pasasahita na anak ko para itong pinanggigilang kinurot-kurot. Pinagalitan ko noon yung yaya niya pero nagmatigas itong hindi daw nito sinasaktan ng anak ko. Sabi ko ang liit-liit pa niyan, huwag niya ka akong panggigilan. Tumango lang ito pero nakita ko pong tumalim ang tingin nito sa akin. Nang sumunod na araw, doon na ako halos pangapusan ng hininga. Naabutan kong parang wala nang buhay ang anak kong nakahiga sa kuna. Nangingitim na ang mga labi nito. Iyak ako ng iyak noon habang humihingi ng tulong. Buti na lang at gising pa ang nakatira sa katabi naming apartment. Nang hanapin ko yung yaya ng anak ko, ay wala na ito. Wala na rin ang mga gamit nito at iniwan itong naghihingalo ang anak ko. Buti na lang at naagapan. Ang sabi ng sa kabilang bahay ay halos buong araw daw nilang naririnig na umiiyak ang anak ko. Wala kasi nun yung katulong na kinuha ko. Gusto na nga daw puntahan ng mag-asawang kapitbahay ko yung anak ko. Pero ayaw lang daw nilang mangialam. Hindi daw nila alam na umalis na yung yaya at mag-isa na lang ang anak kong nahihirapan sa may kuna. Naiyak din nun ang mag-asawang kapitbahay ko. Walang kapatawaran daw ang ginawa ng yaya sa baby ko. Nang makarating kami ng ospital, ay nakita kong may kinagatan sa likod ng anak ko. Pati yung puwetan nito ay puno ng bakat ng ngipin. Iyak ako ng iyak noon sa matinding awa sa anak ko. Lalo nang sinabi pa ng doktor na inaabuso daw yung bata. Nakaranas daw ito ng suffocation. Parang tinakpan daw ng isang bagay ang ilong nito. O maaari daw na una nang pinantakip sa buong mukha nito. Laking pasalamat ko na lang at talagang naagapan siya. Muntikan na siyang mawala sa amin. Balita dun sa lugar ng biyanan ko ay hindi na nagpakita yung yaya ng anak ko. Pinahunting na namin siya sa mga pulis. Pero hanggang ngayon ay wala na pong balita sa kanya. Pinasadyos ko na lang ang lahat at hindi ko na pinaubaya sa kamay ng ibang pag-aalaga sa anak ko. Totoong hindi lang dapat sa mga nakakatakot na nila lang tayo matakot. Minsan mas nakakatakot pa rin ang tao. Ngayon po ay malusog naman at bibo ang anak ko. Umalis na ako sa trabaho noon pagkatapos ng nangyari at nag-focus na ako sa anak ko. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Hindi po siya kwentong horror. Pero masasabi ko pong isa ito sa pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay ko.
Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Leslie. At itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol po sa katulong ng aming kapitbahay. Matanda na po itong kapitbahay namin na tawagin na lang nating Mrs. Lopez. May dalawa siyang apong nakatira sa kanya, parehong lalaki. At yung katulong naman ay tawagin nating Rosie. Medyo may katandaan na rin ito. Unang kita ko pa lang po kay Rosie noon ay nasabi ko sa sarili ko na mukhang hindi ito gagawa ng maganda. At tama nga ako, dahil kwento po ng apo ni Mrs. Lopez sa akin ay palagi daw bumabali itong si Rosie at uuwi sa kanila. Ilang araw itong mawawala, babalik at sasabihin itong namatay ang asawa niya, kaya hihiram na naman siya ng pera kay Mrs. Lopez. Napansin daw noon ni Mrs. Lopez na parang niloloko lang siya ni Rosie. Kaya nang muling bumali ito dahil may sakit daw ang anak nito, ay tinanggihan na ito ni Mrs. Lopez. Hindi daw ito agad bumalik nung umuwi ito. Nagkasakit noon yung bunsong apo ni Mrs. Lopez. Nagkaroon daw ito ng paso-paso sa katawan. Ang akala daw nila ay bulutong tubig ito. Pero nakaranas na daw yun ng bulutong tubig. Sinabi ng doktor na hindi daw yun bulutong tubig dahil nagnanana ito. Sumunod naman daw noon, biglang nanakit ang mga kalamnan at lalamunan ni Mrs. Lopez. Parang tinutusok-tusok daw ito. Hindi na dala sa gamot ang tumubong parang paso sa balat ng apo niya. Kaya naisipan noon ng mga magulang nitong ipatingin sa isang albularyo. Hindi daw normal ang nangyayari dito. May nagpapahirap daw ditong isang matandang babae. May galit daw ito sa pamilya ni Mrs. Lopez. Kaya naisip nilang baka yung katulong na hindi nila pinabali. Hindi na kasi ito bumalik at nagparamdam sa kanila. Pati si Mrs. Lopez ay hindi na makabangon daw noon sa kanyang higaan. At nagdududa na rin sila noon na pati siya ay kinukulam o pinapakulam. Walang ibang choice noon ang anak niyang lalaki kundi ang ipatawag yung katulong nila. At nagsinungaling pa ito na namatay daw ang anak nito sa ospital. Nagpanggap pa itong parang walang ginawang mali. Pero nabuko na siya noon ng albularyo. Sinabihan na siya nung bawiin ito ang pangungulam sa dalawa dahil babalik sa kanya ang ginawa nito. Binigyan siya noon ng anak ni Mrs. Lopez ng pera para abuloy doon sa sinasabi nitong namatay na anak. Binawi naman ito ang pangungulam pero napag-alaman nilang hindi naman totoong namatay ang asawa nito at anak. Sadyang manggagancho lang ito na mangkukulam. Napag-alaman namin na marami na pala itong nabiktima ng ganong modus. Hindi lang daw nalaman ng mga naunang biktima nito na siya ang nangungulam. Buti na lang at hindi naman niya pinapatay ang binibiktima niya. Sa ngayon ay nabalitaan naming natuluyan na nga ang asawa nitong dati ay sinasabi nitong namatay na. At yung anak nito ay nagkasakit din ng malubha. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Marami pong salamat. Yo, what's up mga kamalikmata? Wala po tayong quiz bee ngayon. Every Monday to Friday lang po yun. So, every Saturday po ay i-announce ko kung sino yung mga nanalo. So yun, para po sa katanungan nung Monday, congrats po kay Kiana Marie Paralag Layugan. Ang sagot po dun ay Pangasinan. Maraming salamat po sa pagsali at sa pagsunod ng ating instruction. Ito naman po yung sagot nung Tuesday. Miss, bawal dyan tumambay. Congrats po kay Carla Romina Gundran. Maraming salamat po sa pagsali at sa pagsunod ng instruction. Ito naman po yung kasagutan ng Wednesday. Malaking Rosario. Congrats po kay Madam Alu. Maraming salamat po sa pagsali. At kahapon po, Ilocos Norte. Yun naman po ang tamang kasagutan. Congrats po kay Edshel Fernandez. So yun, para po sa mga nanalo, magpo-post po ako sa community. Paki-check na lang po. Doon nyo po i-comment ang inyong GCash account para po masend ko po sa inyo ang inyong papremyong 100 GCash. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng naklahok. Next week po ulit, tuloy-tuloy po natin to. Abangan nyo rin po yung i-announce ko dahil meron po tayong babaguhin sa mechanics, konti lang naman po. Abangan nyo po yun para po makasunod po kayo sa instruction po natin at para po manalo ng 100 GCash or more. So ayun po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
Kita-kits po ulit tayo sa susunod na upload. Maraming salamat po ulit.